ginawa ninyo kay Aurora Marcos. Dineclare na ninyong nuisance. Pero nag-appeal, so rinistore ninyo yung pangalan niya doon sa listahan. Imbis na i-delete, dinelete, binalik ninyo ulit. Kababayan, kumusta po kayo? Kanina, may nag-message sa akin po, galit na galit. Paano ko daw, mga kababayan, nasabi na walang ninakaw yung mga Marcoses? Ganito po, ano? Tingin ko doon, troll yun. Pakawala, mga kababayan, ng mga pinklawan kasi masyado na silang desperate, mga kababayan, na maiangat yung lubog na ratings ni Lomi, mga kababayan. So, ganito yung challenge natin. Di ba, lagi kong sinasabi po sa inyo, yung mga hindi naniniwala sa sinasabi ko, and if you truly believe na yung mga Marcoses nagnakaw, tumulong kayo sa recovery. Diba? Tumulong kayo. Mag-witness kayo, mag-execute kayo ng affidavit na kayo'y may nalalaman at itong nalalaman ninyo totoong-totoo and you prove it in court. Sino ba naman ang ayaw na ma-recover yung mga ninakaw na yaman ng mga Marcoses in the billions of dollars? Trillions nga siguro, sabi ng mga sinungaling. Sinungaling kasi hindi man nila na-prove eh. Hindi man nila na-recover. Yan man yung mga nakuha. Kinuha nila, pero hindi man yun po na-prove nila, na ninakaw. You see? Sinequester. Ang ibig sabihin ng sinequester, in-isolate. Pending the probe. You see? Tapos, bininta nila kung sino ngayon ang magnanakaw. Hindi man ninyo na-prove, bininta na ninyo. Diba? At isa pa, di ba sinabi ko sa inyo, si Bongbong Marcos in an interview, sinabi niya na yung kanyang pamilya nag-submit na sa usgado ng quit claims. Quit claims. Ano ang ibig sabihin? Ulitin ko sa inyo. Sabi ni Bongbong Marcos, itong quit claims niya, ang ibig sabihin niyan, sino man na humahabol sa so-called nakaw na yaman ng mga Marcoses, pag na-prove ninyo yun at nakuha ninyo, na-recover ninyo, inyo na. Ba't hindi kayo tumulong sa pag-recover? Iyon ang inspirasyon ninyo. Napakaganda yung kondisyon ng mga Marcoses. Pag nakita ninyo, nakuha ninyo, natagpuan ninyo yung nakaw na yaman na sinasabi ninyo, inyo na. Wala na. Quit claims. Wala na kaming interes dyan. O diba? Wala bang kayong makuha kasi? Kaya doon na lang kayo sa propaganda. Yung lokong ito, kala ninyo. Di ngayon, mga kababayan, pabayaan na natin yon na troll. Ngayon, dito tayo sa isa pang balita dito. Sabi rito sa ABS-CBN, COMELEC spokesman James Jimenez says, presidential aspirant Aurora Marcos has already been declared nuisance. But she appealed
the ruling. So her name was among the 15 included in the latest tentative list of candidates. Nag-trim down na sila. Pero sinama pa si Aurora Marcos. Along with fellow Bongbong Marcos, the survey frontrunner. Kayo naman dyan sa Kumi. So ang ibig sabihin ninyo, pag nag-appeal, you will favor the appeal tulad ng ginawa ninyo kay Aurora Marcos. Dineclare na ninyong nuisance. Pero nag-appeal, so rinistore ninyo yung pangalan niya doon sa listahan. Imbis na i-delete, binalik ninyo uli. So, ang mangyari niyan, pag ganyan yung mga pananaw ninyo, ganyan yung kaisipan ninyo, di malayo na the rest of the nuisance candidates na dineclare ninyo, baka mag-appeal yun lahat. So, i-restore din ninyo. Dapat. Presidente. Ah, diba? So ano na ngayon yung rason ninyo sa pag-deny ng appeal? Ano nang rason ninyo? Ituturo kayo. Bakit anya si Aurora Marcos rinistore ninyo? Binalik ninyo yung pangalan niya sa lista ng mga official candidates tapos kami hindi. Dahil ba si Aurora Marcos Marcos siya at pwedeng mamirwisyo sa sa boto ni Bongbong Marcos. Ganun ba ang rason kung bakit? O sino pala yung nasa likod nito na si Aurora Marcos? Nag-kuhan man lang kayo? Nag-background check man lang kayo? Di ba? Para malaman kung tama na i-restore yung pangalan niya o talaga itong taong ito dinisenyo ng kung sino na patakbuhin para lang perwisyuhin yung frontrunner sa survey na si Bongbong Marcos. Medyo masama po itong ano, kwanin niyo. This is a bad precedent. Di ba may mga kwan kayo? May mga qualifications at mga rules na sinusunod, basis for actions why a certain candidate would be declared as nuisance. Ba't hindi ninyo ibinasin na lang doon? Siya ma? Sabi ko sa inyo mga kababayan, may problema talaga. O baka may hinihintay kayo na kung anong kung anong bagay na kayo lang ang nakakaalam before ninyo na aksyonan itong nuisance candidate na dineclare na ninyo nauna na si Aurora Marcos pero binalik ninyo. Di ba? Kung minsan nagiging malikot tuloy yung isipan po namin dahil sa mga ganitong aksyon na kaduda-duda. Di ba? But anyway, ikuha na lang natin po ito mga kababayan kasi maraming mga tawag dito, maraming mga maraming mga tao na medyo kabado, especially the supporters of Bongbong Marcos, baka daw itong ano, pakawala ng kalaban, most probably, mga kababayan, para ma-spoil yung mga ballots, yung boto kay Bongbong Marcos. And pag nangyari yon, it will be the piglawan that will win the election kasi yun na nga po. Napunta mga kababayan, nahati o maraming na spoil na mga ballots
because of the two Marcoses allowed by COMELEC to run, in which case yung isa wala naman po ano, di man kilala, walang capability to wage, yun ang mga base po ng pag-declare na nuisance. Tinatanong kung ano, ina-assess kung he or she has that capability to wage a national campaign. Ibig bang sabihin may capability itong ano, si Aurora, kayo dyan sa COMELEC, to wage a national campaign? Kayo naman. But anyway, may mga abogado naman po si Bongbong Marcos, kaya huwag kayong masyadong mag-alala. And Bongbong Marcos could file a petition against this ano, this person na bigla na lang lumitaw from nowhere at gustong magpangulo. Diba? Hindi ba nga siguro ito ng punong barangay or kagawad sa barangay gusto ng magpangulo? Sa bagay, si Cory nga, housewife, walang posisyon na pinagdaanan, ginawang pangulo nila. So, that's all for now, mga kababayan. Ako po si Dante Maravillas. Please subscribe, Dante Talks. Click lang po ninyo. Subscribe. Bye-bye po. God bless.